doon sa mga hackers tayo, yung unang tatlo pong nahuli namin, yung isa po rito ay data officer ng Manila Bulletin. Ang medyo worrisome dito sa nakita namin, si AKA Illusion, yung isa sa mga hacker dito, ang nakita namin sa kanyang device through control viewing, yung mga user account credential ng mga banko. Ako po yung nag-handle ng overall security ng Manila Bulletin. Ako din yung nag-maintain and nagpapatakbo ng mga servers updates pag may mga improvements sa websites. Ako po ay kasi ay isang grade 10 student lang, so hindi ako nakatapos ng college. So sa sarili ko, I think mahihirapan ako maghanap ng trabaho kasi very high yung standards sa Pilipinas eh. Siyempre, hindi ka naman agad i-hire ng company kung wala kang, hindi ka college graduate. Director, let me just introduce our resource person. Our far left is Attorney Jeremy Lotok, Chief of the Cybercrime. We also have to my right is Attorney Joel Tovera, the new Chief of Staff of the Office of the Director, and our new Director, Judge Jaime Santiago. Good morning, sir. For the opening statement, we have our Director. Good morning sa inyo, mga kasama. Ayun nga, during my turnover, I have promised you and I have announced publicly that we will pound on cyber crimes. So, isa agad na nag-respond sa aking request ay si Attorney Lontok. So, I am commending him. No? Ito na agad ang product. Start pa lamang ito. We have several operations lined up, no? Sunod-sunod na ito. Kaya yung mga scammers, cybercrime na mga ating hackers, maghanda na kayo. Eto na kami. Attorney Lontok will be very active on this. Kung yung tungkol sa ano ng operation, he will, kung may tanong kayo, he will answer you. Okay, attorney? Any, yes, sir? Yeah, good morning po sa lahat. Actually, we've been tracking them since 2016. Nag-start kasi ito mga minors noon. Kung naalala nyo, no 2016, na-hack yung UST. Galit sila sa isang doktor. So, in-exploit nila yung system na yon. Ang grupo nila noon is Global Security Hackers. Kaya hindi sila magalaw-galaw ng law enforcement. Mga bata pa kasi sila noon eh. Aside from UST, na-exploit din nila yung Dragon Pay. Na-deface nila yon. And then yung some members ng Global Security Hackers, nag-shift sila noong 2019 sa Pinoy's o Pinoy Lulsec. Nung nasa Pinoy Lulsec sila, ang exploit naman nila, base sa kanilang statement, yung ating Armed Forces of the Philippines, yung Philippine Army na-exploit daw nila, allegedly, yung Philippine Navy nakasama, even the National Security Council. By 2023, na-exploit din nila yung database mismo ni Belo. So lahat ito nasa extrajudicial confession ng ating mga huli. They admittedly, openly, even doon sa inquest proceeding namin kahapon, inadmit nila yung kanilang mga exploit. Nung minor pa sila hanggang ngayon na, I think nasa 24, 25 na yung mga edad na mga to. Alan? At personality ng mga suspect natin, parang hindi mo ito sa ito, pero hindi may itasan ito ano yep. Mga background na personality, saan sila connected, o doon na pamitin ka, pinipin mong second, ano mo yung profession nila kayo? Yeah, well first, magkaibang kaso ito, kaya lima sila nandiyan dyan. Yung dalawa ho dyan, kagabilang ho namin na huli. Sila naman ho yung engaged doon sa mga compromised go time accounts. Ito ho mga go time accounts, mga fake identification o fake information na nandiyan dyan, ito po yung ginagamit pang-scam ng ating mga scammer. Ito yung direktiba ng ating direktor nung umupo siya, mas maganda raw, maging proactive tayo. So in the sense, nung nag-cyber patrol kami, nakita namin, rampant yung bintahan nitong mga mule accounts na ginagamit ng mga cyber criminals.
before pa nila magamit doon sa criminal activity, hinuli na namin because under the law, mere possession as well as yung selling ng mga mule accounts na to bawal ho sa batas ng Pilipinas. Okay. Doon sa mga hackers tayo, yung unang tatlo pong nahuli namin, yung isa po rito ay data officer ng Manila Bulletin. As a matter of fact, ang ina-allege niya, base sa kanyang extrajudicial confession, ang may hawak sa kanya at nag-uutos sa kanya na mag-exploit ng mga system ay isang editor ng Manila Bulletin. Siya na ho ang magpapangalan doon kung sino. Marami ho siyang may kikwento sa inyo. And then pangalawa, yung isang hacker, isa ho siyang cyber security researcher ng isang malaking company sa BGC. Ayaw ko lang po muna ang pangalanan kasi under investigation po yon. Pero doon po siya employed. Yung isa naman, graduating student siya. Ayaw ko hong i-disclose yung school niya para sa security din niya. Pero dati siyang member din ng Pinoy Lulsec. Ang medyo worrisome dito sa nakita namin, si AKA Illusion, yung isa sa mga hacker dito, ang nakita namin sa kanyang device through control viewing, yung mga user account credential ng mga banko. PNB, BDO, Union Bank, even Security Bank. So nakita namin, nandoon yung credentials, password, username, even OTP, nandoon, thousands of data. So magbe-verify kami, tatanungin namin yung mga banko na to kung nag-i-exist ba itong mga data. Kasi ito ho yung gagamitin ng mga scammers natin sa kanilang exploit. Kaya ho nahihirapan ng law enforcement sa pagtatrack. Kasi yung mga recorded na identity, puro fake. Dahil ho dito yan sa kanilang hawak na mga database. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yeah, halos lahat ng sinabi nyo nangyayari yan. For sale ho bawat information sa mga breach forum, mga dark forums kung nakakadalaw ho kayo doon. Binebenta ho yung mga data na yan. Ang bumibili ho niyan yung mga organized cyber criminals. Kasi ito po yung kanilang mode of establishing anonymity para ho hindi matrack ng authority yung kanilang activity sa cyberspace. Yung iba naman, pag naka-exploit sila ng system, it's a sort of bragging rights kasi gusto nila maging member ng isang malaking hacking group. Kaya in a way, nagyayabang sila doon sa online. May ganong, ano, may ganong method sila. Yung iba naman, parang sharing ng info. Ibibigay namin itong kailangan nyo, halimbawa credentials, ibigay mo naman sa amin yung script. So parang bar game. May ganun ding nangyayari na observe namin sa cyberspace. So halo-halo ho yun. Pwedeng for sale, pwedeng tawag nito, pang-strengthen ng kanilang cyber tools. And then yung iba naman, pwedeng pagpapakilala na ako ito, kaya kong pasukin to, so dapat makasama ako sa grupo ninyo na medyo kilala sa cyberspace. Halo-halo po yun. Other questions? Inform you na bago namin i-present sila sa inyo, they have undergone inquest proceedings. So, kumbaga, hindi lamang suspected, kundi they have undergone inquest proceedings and cases have been filed. No? Yun ang ano. And I have instructed the Attorney Luntok, I want it hanggang conviction, hindi natin bibitiwan ng kaso. So, that is how NBI now works. Salamat po sa inyo. Other questions? Nico? Chief, ano po yung circumstances ng pagka-arrest? Yeah. Well, we call it under hot pursuit arrest.
Well, tinatawag namin yan sa language namin, cyber hakusu. In the sense na we have personal knowledge na itong mga hackers natin is in possession ng mga sensitive data, in possession ng mga code script na pinagbabawal ng Republic Act 10175. And at the same time, with that personal knowledge, na-track namin sila yung kanilang movement. So, nang dumating yung right time, nagkaroon kami ng opportunity na we believe na as of the moment, hawak-hawak nila yung data na yan na pinagbabawal ng batas. Kinuha namin sila sa, actually nakuha namin ito sa loob ng Manila Hotel Restaurant. Kasi doon sila kumakain. Medyo may pambayad tong mga to, kaya nandun. Yeah, as per investigation, ang usapan, yung kanilang usapan, ayoko nang Nick, ikwento muna yung methodology namin kasi tradecraft po yan ng NBI para hindi yung ma-preempt yung strategy po namin ni Director. Yung conversation nila during that time was that magko-collate sila ng mga data breach, puro Philippine data, and then gagawa sila ng sariling database. Dadali nila sa dark web, doon nila ibibenta. So ang clientele nila doon, not only locals, but even foreigners pwedeng bumili doon. Yeah, actually, medyo ayoko magsalita nung sagana ng akin. I would like to quote, base doon sa extrajudicial confession ng ating mga hackers, actually, galing daw sa editor yung direction kung ano yung i-hack, at pagkatapos ma-hack, yung editor na raw yung bahalang mag-exploit kung ano gagawin niya. During investigation din namin, nakita namin na bawat incident o cyber incident, itong editor na to, siya yung naunang mag-post ng article about the hacking incident. Lagi siya, nakita namin yung pattern doon. At according din sa ating hacker, nung hinak nila yung Armed Forces of the Philippines and National Security Council, that was the directive ng editor na yon. As per extrajudicial confession. Well, mas maganda ho kung tanungin nyo na lang yung, kasi ako kino-code ko lang ho ang sinasabi ng ating mga nahuli. But as a matter of fact, under investigation ho namin ito, kasi meron din kaming nakitang allegation na itong editor daw na to ay nagbabayad sa mga local hackers para maghanap ng mga vulnerability sa system sa buong Pilipinas. So gusto namin i-validate yan, i-verify yan, kasi malaking tao rin ito. At kilala to sa cybersecurity world, itong editor na to na tinutukoy namin. Alam ho ng mga hacker natin na nasa loob. Editor ho siya ng Manila Bulletin. John? Yung sinasabi ni those are based on the extrajudicial statement, confession ng ating mga nahuli. So, hindi namin yun haka-haka. Pagka yung natuloy-tuloy na yung investigation, yung piling of cases, we will use the extrajudicial confession, yes, to prove our case. Ganun po yun. Siyempre, ingat-ingat na ingat kami po. But then, yung extrajudicial confession, they were assisted by a lawyer. Yeah, yes, sir. They were assisted by a lawyer. So they know what is happening. They know what they are telling to us. Ganun po. Kailangan po airtight ang ating ang ating case, no? Yun ang nire-request ko sa kanila. Kailangan bago tayo humarap sa media, yun talagang airtight ang case. Oh, kaya nga siguro bakit ngayon lang pina-inquest muna namin, inquest proceedings, tatanungin kami ng piskal. No? So, case has been filed. Ayan na. Kaya pinresent ko sa inyo. Okay. Ayoko nung haka-haka lang, suspect-suspect lang. Ganun po. Sir, ay hindi pa yung page na talaga sa pika. So, gano'ng magkakabang? Well,
sabi ko nga, since 2016, natatrack na namin yung movement ng mga to. But in dahil mga minor sila noon, kaya medyo baka masayang lang yung effort namin at resources, makakawala din. So, definitely marami sila. Come again, sir, hindi ko po. Tips para hindi maging biktima. Oh well, una, dito sa exploit, mas maganda kasi kung tatanungin nyo sila. Kasi ang kanilang clamor actually, mababaw daw yung cybersecurity tawag nito, standard ng Pilipinas. Sabi nila. Kaya naman daw nila napapasok kasi may nakikita silang mga vulnerability sa system. So, I would think, dahil sa pangyayaring ito, mas maganda, i-inform natin lahat ng stakeholder, mag-beef up ng cybersecurity para ma-avoid natin from being victimized by cybercriminals. So, may mga identified na pag-among account? Yeah, sinabi namin kanina, although under investigation, at ang hawak namin is yung mga account credentials, yung thousands of them, yung BDO, yung PNB, Security Bank, Union Bank. That's under investigation, sir. Magre-release kami ng tamang proper statement kapag nakuha na namin lahat ng kailangang information. Other questions? Nico? Dun sa editor, kapag nagkaroon siya ang partner ng different government agencies, including DNBI, against cybersecurity. Kaya medyo Yeah, yeah, definitely. Part 2 ng aming procedure before kami mag-file ng appropriate charges sa kanya, through subpoena po muna, signed by our director, para mabigyan natin ng chance yung kanyang side naman kung ano yung masasabi niya sa mga allegations na to. So, pag na-collate na namin yung necessary digital evidence, and electronic evidence, that's the time subpoena namin siya to explain kung ano yung kanyang istorya, bakit may ganito, and then from there magpo-proceed kami sa filing ng kaso. It's a direct filing process, Nix. Other questions? Yes, ma'am. Yeah. Well, I would only base sa extrajudicial kasi ayoko munang ma-quote tayo sa baka maging issue. Actually, base sa extrajudicial, nakuha nila yung mga detalye ng mga sundalo. Sabi nila. So imagine, kung details ng mga sundalo nakuha nila, how much more yung administrative details lang. So just imagine kung ano ibig sabihin nun. Other questions? Director, ang bilang bagong director po, kung ang gagawin niyo para mas palamasin pa ang sa yes, I have advised the chief of cybercrime to hire more IT experts, mga young generation, yung mga young, mga bata, no? Sabi ko nga, i-explore namin, kami maghahanap ng hackers. Hindi na katulad ng dati na we will wait for complainants. Now, hahanapin namin sila. And that may be made, magagawa yun, pagka meron tayong IT expert, yung mga bata, yung mga kabataan. I told him to hire more IT experts. Not really expert, knowledgeable. Ang daming matatalino na bata. Okay? Good. Sir, with your rich experience as seasoned judge, can you provide that yung extrajudicial confession? Given, sir, na possible na may ibigay yun na nag-i-track. Pero gano'n siya nag-i-track na siya sa class? Yes. Properly documented. Sabi mo nga, dating judge, dating police, hindi nila mare-retract yun because covered ng video habang sila'y nagbibigay ng statement. With the lawyer there, yan lang naman ang ano eh, yung pag-retraction, hindi magsisinungaling ang video. Ayan ka eh, nagbibigay ka ng statement eh.
So, yun, dahil sila lulusot sa atin, no? Okay? Hindi pa pwede na yung dati na bigay statement and then retract, tinakot, tinorture. Eh, ayan nakakamera, eh, ayan ang video, eh, hindi ka namin ginugulpi. You have given that voluntarily. Yes, with lawyer and in their presence, yeah. John. Again, ayokong i-preempt dyan yung, yes. Yung movement natin. Yes, I will answer that. Continuing ito. Marami pang lalabas at itong dadating na mga araw, marami pang ipepresent namin sa inyo. No? Talagang overnight, talagang hindi na halos natutulog si attorney at ang kanyang mga tao para makakuha tayo ng mga ganito. Tama na po. Tama rin po ba, Chief, na yung madalang input ibibigay would be vital in formulating recommendations to those agencies that's been criticized by the group para ma-thwart ang mga possible sa possible attention. Well, actually, as we all know, hindi lang ho kami magre-rely sa inputs at din sa extrajudicial confession. Mayroon na tayong tinatawag na digital forensic analysis. Since hawak po natin yung mga devices nila, iba-iba, i-undergo po natin ito sa digital forensics at ito ho magiging isa sa matibay na ebidensya at magdudugtong sa kanilang mga allegations. On process na ho yung ating digital forensic analysis. Magandang araw din po. You don't have to identify yourself. Walang bawal yung pangalanan po kasi kayo eh. Pwede nyo po i-confirm lang, sir, yung binanggit po ng NBI. Gaano po, ay i-background po muna, ano po yung trabaho po nyo? Trabaho ko po sa Manila Bulletin ay isang data security officer. So, 5 years na po. 5 years? Yes po. As a data security officer, ano po yung inyong task? Ako po yung nag-handle ng overall security ng Manila Bulletin. Ako din yung nagme-maintain and nagpapatakbo ng mga servers, updates pag may mga improvements sa websites. Okay. Doon po sa inyong napanggit sa extrajudicial confession, may binabanggit po na isang tao na editor, di umano, ng inyong pong kumpanya na siya nagmamando, nagbibigay ng instructions sa inyo para gawin ilang mga illegal na aktividad. Pwede ho ba lang malang kusin po? Yes, that would be Mr. Art Samaniego. Okay. Paano niyo po siya nakilala? Actually, nakilala ko si Sir Art during my LOLSEC, Pinay LOLSEC days. So, I will sell them details of my exploit, kung paano ko ginawa yung exploit. Show him what we call the POC or proof of concept para mapatunayan ako mismo yung nag-hack and may hacking na nangyari. So nag-send po ako sa kanya ng database para mapatunayan na ito yung data, paano nangyari, ito yung severity. In return po gagawan niya ng article. Kailan po nagsimula? 2018 or 2019? 2018 or 2019? Pre-pandemic. Yes po. Hindi ko lang maalala kung anong year, pero ito po yung sa One Sambayan. Yung coalition po. Meron po silang mobile app. Ito yung ProLenny? Yes po. One Sambayan? Yes po. Ano po yung pinagawa niyo? Nag-ask siya sa akin kung pwede ko i-check. Check means look for vulnerability, yung application. So sinubukan niyo po? Yes po. Nakahanap po ako ng vulnerability na na-pull ko yung data ng volunteers. Yes po. Hindi ko na po maalala pero I think that was 2000.
Kasi po siya, actually, Art malaki yung natulong sa akin ni Mr. Art Samaniego kasi siya yung nagpasok sa akin ng bulletin. Ako po ay kasi ay isang grade 10 student lang, so hindi ako nakatapos ng college. So sa sarili ko, I think mahihirapan ako maghanap ng trabaho kasi very high yung standards sa Pilipinas eh. Siyempre, hindi ka naman agad i-hire ng company kung wala kang, hindi ka college graduate. Pero specific ba na sinasabi niya, i-hack or sinasabi lang isa, baka pwede mo? Yung suggestion niya kasi is directly and indirectly eh. Depende sa pag-uusap namin eh. Tapos so, nung diretso rin niya sinasabi sa'yo ba kung gagamitin niya yung para sa polo niya? Siya na po bahala doon. So kapag nag-uusap mo si HR, kano'ng binibigay? Wala po siyang binibigay sa akin. Ilan po kayo, sir, sa Manila po hindi na nakakaalam ng ganyan arrangement? Kaming dalawa lang po. Kasi po ako kasi ang ting sa akin is parang challenge. Actually aware naman ako na mali yun kasi syempre accessing servers or web hacking servers or website without authorization is a violation to the cybercrime law. Siyempre, sa akin naman kasi challenge yung dating niya. Parang okay, another website, another application. Paano ko to ma-hack? So na-refresh yung skills ko, hindi siya nangangalawang. I'm sorry no. Nakita na niya spontaneous, walang nakatutok, na kayo nagtatanong, siya nagbigay ng statement. So this is already public record, no, given to the media. So, tama na muna tayo dun, ha? Kasi mag-hearing pa kami. Baka mahirapan na kami sa hearing, ha? Pero, ayun, nakita ninyo, this is a honest to goodness operation. Ha? Salamat po sa inyo. Salamat po. Thank you very much. Thank you. Thank you, everyone. Morning.